Kusina, welcome back to my channel. My name is Pia Besmonte at ito ang kusina ni Nenoy. Welcome to another video mga kakusina at alam kong excited ka matutunan kung paano lutuin ang adobong atay at balun-balunan. Diba marami naman sa atin, favorite talaga ang chicken or pork adobo. So this time ay ibang klase naman or ibang variety ng adobo ang lulutuin natin. Bukod sa ito ay napakasimple o napakadaling lutuin, ito rin ay budget friendly at kayang-kaya ng bulsa. Before we continue, kung ikaw ay hindi pa subscriber ng channel to, be a certified kakusina by clicking on that subscribe button at i-click mo na rin yung tiny bell para manonotify ka whenever we upload new videos. And of course, mga kakusina, I'd like to know your thoughts about this dish and about this video by putting your comments below. And also, if you have any tips, ideas, suggestion, or any request na gusto nyong iparating sa channel na to, comment lang kayo dyan sa baba. And of course, please like and share this video to your loved ones and friends. Yeah, so start na tayo. Maglagay tayo ng konting cooking oil dito sa ating pan. This is mga 4 to 5 cloves of garlic. Okay lang natin yan. Explain ko lang na itong ating balunan ay pinakuluan na natin kanina at pinalambot natin, of course, with water and konting salt para may konti siyang lasa. And add yung balunan. And ito nga pala yung puso ng manok. Half tablespoon of salt, pepper, isinasangang ko lang sa garlic kasi gusto lang natin matanggal yung konting lansa. Magdadagdag ako ng ganitong karaming sili kasi maliliit lang naman siya. Ayan. Pero bahala kayo kung halimbawa gusto nyo na mas spicy pa ang inyong adobong atay at balunan. I will now add the chicken liver. Hanggang mag-brown yung liver. 2 tablespoons of soy sauce. Just add konting water, depende sa sukat niya, para lang maluto pa ng gusto ang ating atay balunan. Para din magkaroon ng konting sauce. I will let this simmer for around 5 to 10 minutes. After 5 minutes, lalagyan ko lang muna ng suka. This is 1.5 tablespoons of suka or vinegar. And then, hahayaan ko lang yan kumulo for 5 minutes. After na isimmer natin yan, mag-a-add lang ako ng 30 grams ng oyster sauce. Okay, so this is not a sponsored video mga kakusina, okay? Pero, dato puti, bakyanin. This is just to balance out yung alat at asim ng ating adobo. And of course, to add additional flavor at pampasarap na rin. Simmer lating yan for 2 minutes. We can also try and test kung okay na ba sa inyo ang flavor niya. If not, then pwede pa natin i-adjust. Saktong-sakto ang kanyang alat, asim, at linangnam because of the oyster sauce. And pati yung anghang na nilagay natin dito, saktong-sakto na siya. So, ipi-plate lang natin ito in a few minutes and then
Ready na tayong kumain. Here you go mga kakusina, our adobong atay balun-balunan. Happy cooking!